Direktang pinangalanan ng nagpakilalang dating miyembro ng Umanoy Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas, si Vice President Sara Duterte bilang pasimuno raw ng Oplan Tokhang sa Davao City. Tinawag din ni Las Cañas bilang halimaw ng Davao si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Si Vice President Sara Duterte na raw ang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao City. Yan ang isiniwalteng retiradong pulis Davao at nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang. Ayon kay Las Cañas, nagsimula raw ito noong mayor pa ng Davao ang vice-presidente. Katuwang daw noon ni VP Sara si dating Davao City Police Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tokhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang dami yung namimising. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Sa tansya ni Las Cañas, nasa 3,000 raw ang namatay at nawala dahil sa Oplan Tokhang sa Davao City. Hindi niya nilinaw kung anong mga taon yan. Pero umupong alkalde ng Davao City si VP Sara noong 2010 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Nagsumitin na raw si Las Cañas ng affidavit sa International Criminal Court o ICC. Laman ang mga impormasyong alam niya. Hinamon din ni Las Cañas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harapin siya sa ICC. Kaugnay sa Davao Death Squad. Nalalabas at hahamunin ko talaga itong halimaw ng Davao. Kung tunay ka na lalaki gong, kung hindi ka gong-gong, humarap ka sa akin. Anong niluloko mo mga Pilipino? Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Wala pang komento ang dating Pangulo at kanyang anak na si VP Sara sa mga akusasyon ni Las Cañas. Pero una nang sinabi ng BC na wala siyang kaugnayan sa Davao Death Squad na sinasabing pumatay sa mga may kinalaman sa illegal na droga. Nagtataka nga raw siya kung bakit bigla na lang lumutang ang testigo laban sa kanya ngayong vice presidente na siya at napasama pa sa mga akusado sa ICC. Kiit niya pa noon, hindi niya raw kailangan ng Death Squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Agad namang pinabulaanan ni Senator Bato ang mga aligasyon ni Las Cañas. Mag-alig siya na mag-alig. Basta malinis ang kusin siya kung gabi mo, bahala siya sa buhay. Ayon naman sa dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Harry Roque, hindi dapat paniwalaan si Las Cañas. Wala nang credibility itong si Las Cañas sa mulat-mula. Dati sinabi niya na mayroong mga nakalibing na bangkay doon sa isang lugar ng Davao, ng Inukay, e buto lang ng asong nakuha. Kapag ang kaso ay kriminal, hindi po pwedeng laway lamang. Dapat yan, mayroong corroboration at sa aking pagkakaalam, eh laway lamang ang sinasabi ng Las Cañas na yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.